Nabinat na yata ako sa... Ang sakit ng ano ko eh. Ang sakit ng ulo ko pag ginawa ko. Tapos na nga ako maligo guys, kaya naman... Welcome back ulit dito sa aking channel! Ako nga pala si Ma'am Michelle! At kung bago ka palang dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe! So ayun guys, dahil nga magluluto ako nitong pork chop, kaya naman ayat, dinikdik ko na nga siya para maging malambot at hindi matigas kainin. Bali, tatlong peraso nga lang pala yan mga Mars. Kaya naman pagkatapos ko nga ito diktikin, binabad ko naman ito sa pamintang durog at asin. Kunting asin lang mga Mars para hindi naman umalat. Baka naman kasi masobrahan nyo ng lagay ng asin. Nako, magkakasakit tayo sa bato neto. Ayan naman pagkatapos ko nga ito ibabad ng mga 5 minuto lang. Ay ayan, inihanda ko na nga itong itlog, cornstarch at breadcrumbs. Kaya naman ayan, bago nga ito kalikutin ng anak ko, ay umpisahan ko na nga ito ibabad sa cornstarch. Ayan, isahusaw mo lang ng isahusaw hanggang sa dumikit ito sa pork chop. At pagkatapos ay isahusaw naman ito sa itlog. Ayan, baliktarin lang. At pagkatapos ay isahusaw naman sa breadcrumbs. Ganun lang naman ito kadali lutuin mga Mars, kaya nga ito niluluto ko kasi mabilis ang luto lang ito. Masarap na, mabilis pang maluto. Kaya naman mga Mars, kapag ikaw ay nagmamadali na at nagugutom na, ito na lang ang lutuin mo dahil mabilis ang luto lang ito. At ayan, pagkatapos ko nga ito isausaw sa breadcrumbs, ayan, pinarito ko na nga siya. Kaya naman ang medyo brownies na yung likod, ayan, ibabaliktarin ko naman siya para magpantay ang luto. At para naman maging crispy ang ating pork chop, kaya naman ayan, medyo totostahin natin siya. At ayan, o diba, medyo malapit na tayo sa exciting part. Aguy, malapit na nga ito maluto. Kaya naman mga Mars, ayan, nung natapos na nga maluto yung isa, sinunod ko naman itong isang pork chop. Bali, ayan na pala yung pangatlong hiwa, hindi ko na nga pinakita dahil shortcut na tayo. At ayan, luto na nga ang aking pork chop. Ang pork chop na ala Ma'am Michelle. Charot. Kaya naman tara na mga Mars, kain na tayo. Kaya naman ayan, inihanda ko na nga itong aking paplating. Kaya lang, ang pangit ang pagkalagay ng ketchup. Kamusta naman ang kanin ko? Dahil nako, kita na agad ang ebidensya. Paano tayo papasan ito kay chef? At kung matanong nyo naman mga Mars kung ano yung nasa ilalim ng pork chop, ayan naman ay repolyo. Iniwahiwang repolyo nga pala yan nasa ilalim mga Mars kasi ginaya ko ngayon sa TikTok. Kakaloka talaga mga Mars, ginaya ko lang naman yun. Bakit ganun ang pangit ang gawa ko? Kulay green naman kasi yung repolyo niya. Yung nabili ko naman kasi kulay puti lahat. Kaya paano talaga natin mapanindigan na parehong pareho talaga din sa pinanood ko sa TikTok? Kaya naman bahala na nga kayo dyan mag-adjust mga Mars. Nako, kakain na nga lang kami. Kaya naman mga Mars, tara na, magpapak na tayo. Aguy, napakasarap naman nito. Grabe, napaka-crispy niya talaga mga Mars. Sasarap nito papakin. Lalo na't medyo mainit pa. Nakaw, napakasarap naman talaga. Char. At ayan, magpapak na lang tayo. Tapos mamaya, wala na tayong ulam. At ayan mga Mars, lumabas nga ako ng bahay dahil pumunta ako dito sa nagtitinda ng mga herbal na gamot. Dahil nga bibili na naman ako ng sambong na dahon. Meron kasi siyang tinda dito na to yung dahon ng sambong. Napakaganda naman kasi talaga ang benepisyo nitong dahon ng sambong. Subok ko na talaga to siya mga Mars. Maganda kasi siya panlaban sa mga binat-binat mga Mars. Dati kasi bumili na rin ako nito kung napanood niyo yung isang vlog ko. Naglalagas kasi ang buhok ko kaya naman ayan, inalok din ako ni ate nung ano, ayan yung parang sanyum siya. Gogo yata yung sinabi niya, nakalimutan ko lang. Uli anin yan. Kaya naman ayan, umuwi na nga ako ng bahay. So ayan guys, ito nga yung binili ko. Ito yung sambong. Ayan. Libre niya kasi ako. Tatlo na daw. 20 dapat isa. Kaso, binigay niya sa akin. Ano, 30 na nakalagay. 20 dapat isa. Binigay niya lang sa akin. Ano, 30 na lang tatlo. 30 na lang tatlo. Yan, 20 nga dapat. Binigay niya sa akin. 30 na lang tatlo. Umahala ng dahon yan ang sambong, ha? Tapos ito naman. Bumili ako nito, guys. Inalok niya din sa akin. Di ko sa ano to? San yun? Maganda raw kasi ito sa buhok. Nakakalambot daw. Ano ba tawag nito? Nakalimutan ko yung sinabi niya. Gogo? Gogo ba yan? Yan, ibabad ko raw ito sa kalamansi. Tapos
Tapos yung katas daw, yun daw yung ipang shampoo ko. Kaya tara, let's go. Tatry natin. Kahit hindi na araw ako mag-conditioner nito eh. Kasi ngayon buhok ko, ano, naglalagas. Sabihin mo ko siguro to. Kaya, itatry ko to. Ito naman, pwede rin ilaga. Tapos, iinumin. Pwede rin ilaga, tapos ipapangligo. Yan. Kaya itatry ko yan lahat. Gumamit na ako ng shampoo, di ba yun sa TikTok? Kaya lang ganun pa rin, naglalagas pa rin yung buhok ko. Hindi niya yata kaya yung ano, yung binat. Nabinat na yata ako kasi ang sakit ng ano ko eh. Ang sakit ng ulo ko pag hinawakan. Kaya ayan, tara, let's go! So ayan, kakatapos ko nga ng maligo guys. So, lataba, basa pa. Kasi ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginamit yung herbal na gamot para sa buhok. Kaya, let's go! Ginagawa mo! Pangit. So, ayan mga Mars, inihanda ko na nga itong herbal na gagamitin ko. Kaya naman, ayan, naghiwa na ako ng kalamansi. Ibabad ko nga lang daw kasi ito sa kalamansi. Kaya naman, ayan, sinunod ko lang yung sinabi ni ate. Nag-iisip pa nga ako dyan mga Mars kung isa lang ba o dalawa yung gagamitin ko. Kaya naman, ayan, isa na nga lang. Iniisip ko kasi baka madami na masyado yun. Kaya naman, ayan, isa na nga lang. Pagkatapos nga, ayan, piniga ko na nga itong kalamansi mga Mars. Dahil sa katamaran ko, ayan, hindi ko na sinala yung buto. Tama dyan. Ayan, pagkatapos ko nga magpiga mga Mars, ayan, inihanda ko na nga rin itong sambong dahil pakukuluan ko na siya. At ayan, habang nakasalang pangalang siya mga Mars, habang hindi pa nakulo, naisipan ko naman muna magluto nitong shrimp crackers. Nakita ko kasi may tira pa pala dito. Nung nakaraang araw kasi pinagluto ko yung anak ko nito, ayan, may tira pa pala. Kaya naman ayan, ipiprito ko na nga siya. Napakakunti pala ng lagay ko ng mantika. Nagtitipid yarn. Napakasarap kasi talaga magpapak nito mga Mars, eh, no? At saka hindi siya nakakasawa kasi hindi naman siya ganun kaalat. Kaya naman paborito ko talaga to mga Mars. Mula noon pa talaga, mahilig na talaga ako magprito nito. Masarap dito pulutan mga Mars, kaya naman tara mag-gin tayo. Kala mo naman talaga, nagiinom talaga eh, no? Pero nung kabataan ko pa talaga mga Mars, nagiinom talaga ako. Citizen na pala yan. Eh ngayon, mahina ng lola nyo. Hindi na kaya yung mga hard na alak. Dati, kayang-kaya ko uminom ng impi. Tapos ang chaser namin ay yung pulang kabayo. Oh, sangkap pa. Kaya naman ay yun. Yuti ay ang inabot. Inom pa more. Ngayon ko lang napagtanto. Grabe pala talaga yung pagkalasinggira ko mga Mars, you know? Char. Kaya naman dahil nga may edad na ang lola nyo, ayan, hanggang tando ay ice na lang talaga ang kaya kong inumin. Agoy, kahirap naman talaga ng may edad na. Bawal na tayo mag-abuso ng katawan dahil mga sakitin na. Kaya kayo dyan mga Marsa, huwag na kayo mag-inom-inom dahil walang magandang maidudulot ang pag-iinom. Charot! Kaya mula ngayon mga Mars, magpakabait na kayo. Biyahin nyo ako, napakabait ko na.
pagtulog. Charot lang mga mal, kung dyan naman talaga kayo masaya sa pagiinom, eh they go. Masaya naman kasi talaga ang banting kapag may inuman. Bakit kaya ganun? Lalo na kapag nakainom na, naku, napakasarap na kumanta, napakasarap na magbudot. Yung iba naman kapag lasing na, nagiiyak na dahil naalala na naman si ex. Bakit kaya ganun? Kapag nalalasing na, eh saka naaalala ang mga ex. Iba talaga nagagawa ng alak. Kaya naman, ayan, tapos na nga ako magluto nitong chicharon ko. At habang nagpapapak pa nga ako nito mga Mars, ayan, pakulo na nga itong pinakuluan kong sambong. Dinamihan ko na nga talaga ang tubig nito mga Mars para maganda, mas maraming ipanligo. Dati kasi talaga mga Mars, 4 months pa lang ang baby ko. Naglalagas na talaga ang buhok ko. Normal lang daw kasi yun mga Mars, yung naglalagas ang buhok mo dahil papanganak mo pa lang. Dahil nga natakot na ako noon, grabe talaga ang lagas ng buhok ko noon. Kahit nga kasi hindi na ako nagsusuklay, Diyos ko, ang dami kong nakikita na buhok sa sahig. Kaya naman ayun, naisipan ko nga magpunta sa mga nagtitinda ng herbal kung anong magandang gamot sa mga binat. At ayun, ayan nga yung binigay niya sa akin, yung dahon ng sambong. Dahil nga naikwinto niya rin sa akin na ganyan din daw siya noon. Kaya naman ayun, wala namang mawawala kapag sinubukan. Kaya naman sinubukan ko talaga siya mga Mars, ayun. Ginawa ko, pinakuluan ko lang din, tapos ayun, pagkakulo, inalo ko lang sa tubig at saka ko naman pinangligo. At ayan mga Mars, pagkakulungan itong pinakuluan kong sambong, ayan, hinalo ko na nga ito sa tubig. Bali, pinalamig ko nga pala muna yan mga Mars bago ko siya isalin. Dahil baka naman mapaso ang ulo natin ito kapag sobrang mainit. Pero grabe mga Mars, napakasarap niya iligo, lalo na't maligam-gam. Naganda, hirap-hirap pa nga ako dyan magsalin dahil yung kabilang kamay, camera, yung kabilang kamay, salin, napakainit pa. Vlog pa more mga Mars. Charot! So ayun guys, ngayon maliligo na ako. Tatry ko na yung ano, yung, nakalimutan ko saan yung pangalan nun, Agogo Dancer. Gogo yata yung sinabi ni ate. Yung sanyog yun eh. Try ko yun eh, shampoo pa kung maglalagas pa ba. Kung ano ba. Kasi sabi niya kahit hindi na raw ako mag-conditioner, hindi na raw maglalagas ang buhok ko kaya. Ngayon i-try natin. Try natin yung shampoo. Shampoo. So ayun guys. Dahil nga tapos na ako magpapulo, kaya ayun, maliligo na ako ngayon. Maliligo na tayo ng ano, herbal. Ligo tayo ng herbal na gamot kasi nga. Ano, yung ulo ko, tingnan mo naman, ay puro nangakuba. Kunin natin na, puro nangakuba, naglalagas pa. Di ba bupili na nga ako ng ano, yung sa Enchikwakang. Yung sa Enchikwakang na shampoo. Ganun pa rin, naglalagas pa rin. Bumili na nga rin ako ng ano, malunggay. Bumili na lang ako ng malunggay. Ganun pa rin, naglalagas pa rin buhok ko. Siguro nga dahil ano, malakas yata ang binat ko eh. Yan yung nga guys, ang dami kong ginamit ng mga shampoo. Kaya yan. At ito naman yung malunggay shampoo mga Mars, tinry ko rin yan, binili ko lang yan sa My Mercury. At ito namang shampoo na Black Beauty, ang model niya ay kabayo. Shampoo yata ito ng kabayo eh. Pero ayun naman, ay effective talaga yan. Kasi nga tinry ko rin yan noon, nawala naman talaga yung paglalagas niya. Kaya naman, tinry ko ulit ngayon, kaya lang hindi naman nakikinig tong ulo ko, pipiktosan ko na to eh. Charot. So hello guys, ayun. Tapos ko lang maligo. Hindi mahalata. Basang-basa. Katapos ko lang maligo. Yan. Tapos na nga ako maligo guys. Kaya naman. So ayun mga Mars, ginawa ko lang panligo yung pinakuluan kong dahon ng sambong. Tapos sinampo ko naman yung binagbabaran ko ng kalamansi. Kaya lang napakakunti lang pala nun. Hindi man lang nagkasya sa ulo ko. Hangang tok-tok lang. Kaya naman hinaluan ko na lang din yung Black Beauty na shampoo. Shampoo conditioner na kasi yung Black Beauty. Kaya siguro ayun, malambot na nga yung buhok ko. Kaya naman ayun lang mga Mars. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang ako. Salamat sa inyong pagsuporta. At sana hindi kayo magsawang manood ulit. At sana huwag niyong kalimutan mag-like, comment, share, at subscribe. Okay, bell all na rin para maging updated kayo sa aking mga video. Yun lang.